Yan, welcome ulit sa virtual classroom natin. So for this video, didiscuss natin yung Atterberg limit. Soil mechanics pa rin tayo, no? So for this video, hindi natin talaga iisa-isahing i-discuss yung shrinkage limit, plastic limit, tsaka liquid limit, at tsaka yung iba-ibang indices na madederive natin dito sa Atterberg limits. So, bale, itong video na to ay parang introduction lang ng Atterberg limits, tapos ano yung application niya sa actual na practice, bakit ginagawa natin yung, or kinukuha natin yung iba-ibang limits na yan. Yun, kasi parang importanteng malaman natin kung ano yung, or ma-observe natin kung saan ba ito ma-apply sa practice, no? Hindi lang pwedeng theory lang tayo dito, no? So, yun, dito tayo magsa-start. So, pag merong involved na soil lagi, laging gumagawa tayo ng mga soil test, no? Para makuha natin yung mga geotechnical properties or other engineering properties ng soils natin for specific applications, okay? So, ginagawa natin yung particle size distribution, kinukuha natin yung shear strength, moisture content, tsaka yung potential ng soil natin na mag-expand or mag-shrink, depende dun sa water content na present dun sa soil natin, especially for cohesive soils. So, yun yung may mas tendency na mag-expand tsaka mag-shrink. Halimbawa na lang yung mga clay natin or mga silty clay. So, dun sa mga coarse soils natin, coarse grain, yung mga sand tsaka gravel, hindi sila masyadong prone to expansion tsaka shrinkage. So, madalas na dito sa mga clay, yun yung mas madalas nag-i-experience ng expansion or shrinkage. So, ito yung mga madalas na kinukuha natin sa lab. Mga lab test natin. So, moisture content. So, ito yung primarily concern ng Atterberg limits natin. Yung behavior ng soil natin with the presence of moisture. So, ano yung iba-ibang phases or states ng soils natin at given na different water contents or moisture content. So, pwedeng solid, semi-solid, plastic, or liquid. So, iba-ibang behavior to. Kumbara na lang sa liquid state or liquid phase, ito yung parang fluid na yung soil natin, no, nagpo-flow. So, parang wala masyadong resistance to shear. So, hindi masyadong okay yung shear strength natin pag liquid state. Ito naman yung plastic, parang ano siya na medyo viscous, medyo fluid din yung behavior niya pero medyo viscous, so, para siyang dough-like. So dough yung parang minamasa na flour para gawing ano na tinapay. So medyo ganun yung behavior niya, medyo viscous siya compared dito sa liquid state natin. So ito yung medyo kailangan nating pagtuunan ng pansin pag sa actual na yung plasticity mismo ng soil, no? Kasi meron siyang ability to behave like a fluid. Pwede siya mag-deform pero hindi siya mag-rupture. Ito yung plasticity ng soil. Okay, sa may solid tsaka solid naman, ito yung medyo stiffer or harder na yung state ng soil natin. Medyo konti na yung water content nito, okay? So, dito sa graph natin, makikita natin na yan, ito meron tayong chart. So, dito sa taas, meron tayong volume. Sa dito naman sa X, meron tayong water content. So, mapapansin nyo, meron tayong increasing volume tsaka increasing water content. So, ito yun, solid state, semi-solid, plastic state, tsaka liquid state. So, increasing water content, nabibehave na fluid naman yung soil natin. Pag decreasing water content naman, ito, nagiging solid state siya. Okay? So, ito meron tayong WS, WP, tsaka WL. So, that's water content at solid state, plastic state, tsaka liquid state. Okay? So, dito naman, ito yung mga Atterberg limits natin. Shrinkage limit, plastic limit, tsaka liquid limit. Okay. So, ito yung shrinkage limit. Yung line na yan, yung boundary. Ito naman yung plastic limit. Tsaka ito naman yung boundary ng liquid limit natin. So, sa definition ni Atterberg, kasi dinefine lang naman niya yung mas nauna kasi siyang mag-define ng mga ano, no, yung limits natin. So, 1911 si Atterberg. Ang definition na talaga ng limits na to, ito lang, no? Boundary ng solid state tsaka semi-solid. Yun yung shrinkage limit. Tsaka boundary naman ng semi-solid tsaka plastic. Yun yung plastic limit. Tapos boundary ng plastic tsaka liquid. Yun na yung liquid limit natin. So, boundaries lang talaga yung concern ni Atterberg dito. Sa 1930s, yun na yung inadapt na ni Carl Terzaghi tsaka ni isa Casagrande, yung Atterberg limits into engineering practice, no, dun sa geotechnical na
applications, okay? So, yung mga test natin, Casagrande test for liquid limit, saka yung ano, yung mga iba-ibang derived na soil indices, yun na yung din-develop ni Terzaghi tsaka ni Casagrande. So, iba na ngayon yung definition ni Casagrande dito sa shrinkage limit, plastic limit, sa liquid limit. Medyo may application na siya dun sa application na siya dun sa excuse in terms of strength permeability, settlement, saka expansion. No? So, galing dito, pwede natin kunin yung mga iba-ibang indices. Ito, no? So, plastic index, liquidity, consistency, toughness, activity, etc., etc. Okay? So, ito na yung medyo may meaning in terms of engineering application. So, for example, itong toughness index, ito yung indicator ngayon ng shear strength ng soil natin. Okay? So, plasticity index naman, ito yung may behavior na siya mag-deform pero hindi siya nagra-rupture. So, mga ganun, no? So, meron na tayong mga indication, no? Or index na tinatawag para pwede nating i-assess yung soil natin in terms of engineering na application. So, again, yung application ng Atterberg limits, pwede natin siyang gamitin dito na para ma-assess yung mga to. Strength, permeability, supermeability, yun yung ability ng soil na mag-transmit ng water, or mag yun yun dun sa ano, no, permeable yung soil natin kung meron siyang kakayahan na mag transport ng water. Okay, settlement naman, ito yung of course yung parang deformation ng isang soil natin. So pag nagko-compress, nag decrease ng volume, pwedeng mag-settle yung soil natin, tsaka pwede rin mag-increase ng volume expansion. Okay, so balik tayo dito in terms of expansion. Pansinin natin na yung volume nag-i-increase pag nag-i-increase ng water content. So, ibig sabihin, yung soil natin, especially cohesive soils or in clay, pag nadadagdagan siya ng water or nag-i-increase yung water content niya, meron siyang tendency to swell or expand. So, lalaki yung volume niyan, okay? And pag nababawasan naman siya ng water, meron siyang ability to shrink or nagko-compress yung volume niya, lumiliit yung volume niya, okay? So yun, sa ibang videos natin pag-uusapan specifically yung mga ganito. So, isa-isahin natin yan sa ibang video kasi para medyo mahaba na pag dito natin isasali. No? So, yun, yung plasticity index, liquidity index, etc. etc. So, ano yung mga test din na ginagawa para makuha yung shrinkage limit, plastic limit, tsaka liquid limit. So, abangan na lang sa susunod na mga videos natin. Isa-isahin natin to para medyo mas malinaw. Okay, so yun na yun. No? Ino yung Atterberg limits natin. So, ano yung gamit niya? Tsaka, yun. Ito lang yan, no? Bale, ano lang talaga siya, no? Measure siya ng water content ng soil natin para malaman natin yung iba-ibang behavior niya when it comes to ano addition of water content. Okay? So, yun na yun. Medyo, pasensya, medyo ano lang yung boses natin. Hindi naman COVID to, no? So, ano lang. Namamakas na tayo. So, yun. Thank you ulit for watching and see you sa next na videos natin, especially sa discussion ng iba-ibang indices at limits. Okay? So, thank you again for watching and yun. See you sa next na videos natin. Salamat.